Sige. Tapusin na natin. Kung gusto mo. Pagkatapos, mag-date na tayo for real. Tingnan mong mabuti ko ano talagang laman ng puso mo tungkol sa pamilya mo at mga babae. Mag-usap tayo. Wala tayong pag-uusapan. Walang namamagitan kina Charlotte at Steven. Alam ko na yon. Hindi to dahil dyan. Kung ganun, sandali. Bakit ka nandito? Paano ko magiging kaibigan si Charlotte? Meron ba nangyari sa inyo? Aalis na ako. Gusto kong mapag-isa. Aray! Ano nangyari sa'yo? Masasakit sa'yo? Uy! You see and blue! Ay! Ano nang gagawin natin? Ang daming babae dun sa labas. Masama ito. Alam mo, mayroon pa tayong isang paraan. Talaga? Ano yun? Anong problema ng weirdong yun? Kainis! Manager, ako to! Oh. Ano ba? Buksan mo yung pinto! Ay, kainis! Manager! Ano ba? Ako to! Ako to, si Colton! Huh? Si Colton? Buksan mo na! Pasok, pasok! Teka, bakit ganyan na suot mo, ha? Uy, bilis na! Pandarin mo na! Oo, sige! Anong ginagawa mo't bago ang uniform mo? Sa araw ng graduation mo. Ay, paano na ngayon yan? Anong gagawin natin? Napakalamig pa naman sa labas at talagang napakalupit ng mundo. Ang sabi mo, nakita mo to kaninang umaga sa sahig? Opo. Saan kaya siya nagpunta? Hahanapin ko siya.
Nakita mo si Charlotte? Hindi. Hindi ka ba nag-aalala? Wala akong pakialam. Ang lupit mo naman yata. Nakatira din siya dito. Ibang klase ka talaga. Buti alam mo. Saan ka pupunta? Susunduin si Miss Charlotte. Sama ako. Bakit? Close din kaya ako kay Charlotte. Sige. Tayo na. Ay. Oo nga pala. Sana nagpunta si Steven pagkatapos niya magulo dun sa school. Bakit ganun sila makatingin sa akin? Iba to kaysa sa dati. Oh, siya nga talaga nasa video. Nakita mo na to? Confession. Palagi ka na lang na nasa isip ko. Gusto ko, itigil na natin ang lahat. Pasensya na. Nagpunta ba si Charlotte dito? Si Charlotte? Umalis ba siya sa Sky House? Hindi. Ipinagyayabang mo pa na isa siyang special guest doon sa inyo. Ano, pinalayas niyo na ba siya doon, ha? Ang yabang pa niya kasi nakatira siya kasama ng mayayaman. Ah! Buti nga sa kanya. Buti nga. Mukhang kahit papaano may kaibigan ka rin. Pero parang pamilyar ang pangalan niya. Meron bang babae empleyado dito na dyan akong pangalan? Ako yon. Pasensya na, alis na ako. Teka, ako si Jana Hong. Carlton! Oh. Talaga? Mukhang nakita ulit tayo. Oo nga. Tungkol sa nangyari kanina sa school. Oo. Pangako hindi ko ipagsasabi kahit kanino yon. Ipinapangako mo? Thanks sa uniform. Aba, syempre naman. Pero, bakit ka nandito? Si Charlotte, nagpunta ba siya rito? Hindi siya nagpunta. Meron ba siyang ibang lugar na pwedeng puntahan? Lumayas kasi siya sa amin eh. Kaya pala. Nakikiusap siya kung pwedeng makitulog sa amin. Paano niyo siya nagawang palayasin? Eh wala siyang bahay. Hindi naman ganun yun. Hindi maganda to. Siguradong wala siyang pera. Ay naku, bakit ba hindi ako magkaroon ng mapayapang araw sa lugar na to? Kung kailan naman sa wakas, nagiging masigla ng lahat dito, tsaka pa nangyaring bagay na to. Malamang pinahirapan siya ng husto ng mga lalaking yun, kaya napuno siya at lumayas. Ay. Nakulagot. Tapos na po ang hapunan, sir. Hindi ko alam na uuwi kayo. Ililigpit ko na po to. Si Charlotte ba? Ha? Yung bumili ng mga bulaklak? Opo. Aba, paano niyo nalaman, sir? Ang sabi niya, malamang nalulungkot pa kayong tatlo ngayon pagkatapos niyong umattend ng death anniversary.
Pero hindi tamang kumuha ng makukulay na bulaklak para sa katatapos na death anniversary. Kaya sabi niya, bakit hindi na lang tayo bumili ng simple at maaliwalas na puting mga rosas? Marami na siyang pinagdaanan, kaya naman naging maalalahanin na siya tungkol sa ganitong mga bagay. Ay naku, ano nang gagawin niya ngayong umalis na siya dito sa bahay? Tingin ko hindi pa nila siya nakikita. Hindi maganda kung may mangyaring masama sa kanya, hindi ba, sir? Sir? Ay naku, eh sino bang kinakausap ko? Bakit mo naisip na tumira dito? Kasi may isang bagay na mahalaga sa akin. Ang the best kainin sa graduation, syempre Jajangmyeon. Oh. Ayan. Salamat sa pagkain! Papa, ayos ang sweet and sour pork! Ay! Mama, dapat yata mag-diet na rin ako ng konti. Basta kumain ka lang, Mama! Ah, ang sarap ng jajangmyeon na to! Mama, hindi na po ako makakapag-college. Patawad. Hoy! May babae bang umuubos ng tatlong instant noodles? Huwag mo nang gutumin na sarili mo dito. Pinapauwi na kita sa bahay. Bahay? Sa Sky House. Hindi mo naiintindihan ang gusto kong sabihin? Sa bahay na yon. Hindi na ako pwedeng bumalik. Sa Heryong Temple, nagpunta ako. Ano? Ibig kong sabihin, nakompleto mo ang mission mo o kung ano man yon. Totoo ba yan? Hindi ba ikaw ang nag-iwan ng puting rosas sa urn ng mama ko? Oo. Para na kasing magkapit-bahay ang mama mo at mama ko. Kaya nilagyan ko. Kaya ganon. Yung bulaklak, binigay ko sa papa ko. Ay, ikaw talaga. Ang galing naman nun. Magaling ang ginawa mo. Huwag kang ang OA dyan. Kung ganon, uuwi na ba tayo ng sabay? Bilisan mo nga dyan. Nakakainis, nakapatay yung phone niya. Nasaan na ba kasi talaga siya? Titingnan ko yung malapit na center at internet cafes. Nakakakain naman kaya siya ng maayos? Nakabalik na ako! Uy, ikaw pala! Saan ka ba nang galing? Alam mo bang nag-alala ako? Nakabalik na ako sa bahay! Welcome back din dito sa Sky House. Welcome back. Ay, naku, naku! Miss yun! Mabuti! At bumalik ka na!
Sabi mo kanina wala kang pakialam. Talaga bang? Hinintay niyo akong lahat? Ay, oo naman. Nag-alala talaga kaming lahat ng dahil sa'yo. Sandali lang, kumain ka na ba? Opo, kumain na ako. Ay, hindi. Ipaghahanda kita ng marami. Kumain ka uli, ha? Gayo ng dati, the best ka talaga, Miss Bolgyo. The best ka! Tal dorawane, tal dorawaso, tal dorawane. Taki boko sipotang ona rinchiman. Hoy, ano ka ba? Colton Kang, alam mo bang na-touch talaga ako dito sa ginawa mo? 49 missed calls, lahat galing sa'yo? Patawad ah. Hmm? Bakit? Ako nang humihingi ng tawad para sa tatlong pasaway na nakatira dito. Pinahirapan ka namin sa family issues namin. Uy, teka, ano bang sinasabi mo dyan? Paano mo nasasabi yan kung 49 na beses mo akong tinawagan? Dapat i-screenshot ko to tapos i-post ko online. Maraming magsiselos dahil dito, di ba? Huh? Uy, hindi mo pwedeng gawin yan. Meron kaya akong image na pinoprotektahan. Ang mabuti, paburahin mo na yan ngayon din. Ayoko nga! Ayoko nga! Ayoko ano nga! Kumanda ka sa akin! Kasi gagamitin ko to para sumikat ako! Hoy, hindi ka dito! Kahit ano pang sabihin mo, nakakabilib ka talaga. Nireject mo si Steven Kang na parang wala lang. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Hindi mo alam? Confession. Palagi ka na lang na nasa isip ko. Gusto ko, itigil na natin ang lahat. Sigurado ako na bigla siya dyan. Wala pang babaeng tumatanggi sa kanya. Pero ngayon, kalat na yung video niya. Hindi mo kailangan mag-alala. Sigurado ako may inaakit na naman siyang babae kung saan ngayon. Ay, masyado ba ako naging malupit? Ipinapakita ng video na to na hindi lang ang kagandahan ng itsurang lahat sa buhay. Dapat ipanganak ka na lang bilang insekta sa susunod mong buhay. Mas magiging madali ang buhay pag ganon. Wisit silang lahat! Gusto mo ba ako? Tingnan mo mabuti ko ano talagang laman ng puso mo tungkol sa pamilya mo at mga babae. Ano ba tong nararamdaman ko? Ngayon pa talaga umulan? Wow! Wow!
pala. Nabigla ba talaga siya? Kumain ka na? Huwag kang umarting close tayo. Narinig ko, nagpanggap ka lang daw na fiancé ni Steven. Pero at least ngayon, pinapansin mo na ako. Bakit? May problema bang mata mo? Wala. Hindi ka kaiba ang suot mo. Bumalik ka na sa pagsusot ng normal. Tara! Ano ba yung sinasabi mo? Kailan ba ako hindi naging normal? Kasi naman, akala ko bigla ka nagkaroon ng school uniform fetish. Hoy, itigil mo ang pagsasabi na makakasira sa mood ko. Hoy, ang gwapo mo ngayon ha. Maganda bang progress ng kanta mo? May mas maganda pang nangyari. Ano? Talaga? Ano ba yun? Hoy! Colton! Ano ba yun? Hmm? Ang dami kong masasarap na pagkain inihanda dun sa mesa, kaya bakit dito ka sa kusina kumakain? Pero gusto ko rito. Lasang lutong bahay kasi rito. Doon, parang nasa ibang bahay ako. Sir Orson, halika kumain ka rin! Hindi, ayos lang. Sasabihin mo, kumain ka lang. Tama ba ako? masarap? Oo nga pala, Sir Orson. Tingin mo ba kakaiba ang ikinikilos ni Steven? Nakita ko siya sa garden kanina. Noon ang beses ko siyang nakitang ganun. Ay, ayos nga lang kaya talaga siya. Kailangan niya lang magpahinga ng konti. Ah, mukha yatang. Nakita niya kasi yon. Narinig kong may bago ng bansag ngayon kay Young Master Steven. Siya si Hambog na mayaman. 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 Hambog daw siya. Mukhang nabigla siya ng sobra. Ah,
Ang totoo, naiingit ako sa kanya. Nilalandi ba niya si Stephen Kang? Nakabayaan siya sa dati niyang buhay. Mas gusto ko pang magtapat sa akin si Stephen Kang kaysa manalo sa loto. Hoy, naiingit ako. Pwisip! Ay! Ano ka ba? Ano ba problema mo, ha? Tingnan niyo po kasi to! Ang lahat ng tao sinasabi na isang Cinderella sa Charlotte yun. Ay, kung ganun, bakit mo pa ginawa yung gulong yun sa eskwelahan? Yan ang napala mo sa kalokohang ginawa mo. Sino bang may alam na magiging ganito to? Ay! 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 Nalagyan yung mukha ko! Ay, nakakainis ka talaga! Tingnan mo nga kung anong ginawa mo sa mukha ko! Ay, Juan! Maghinamos naman kay Naasiton! Jonah! Teka, hindi ko pa tapos lagyan ng kukumo! Wala akong pakialam! Ay! Mamalasin ka kapag hindi pantay ang kulay ng kukumo! Ay, buisip! Kasalanan tong lahat ng Charlotte na yun eh! Nakakainis! Sabi mo, mamalasin ako? Maldito ka! Oh, siya. Iniwan ni Jerwin ang bulaklak na yan para sa papa niya. Alam mo ang kahulugan ng bulaklak? Respeto. Tama po? Tama ka nga. Ang ibig sabihin, nagsimula na rin magbago ang pasaway na yon. Oh. Ano po yan? Buksan mo. Regalo yan mula sa akin. Isipin mong bakasyon bilang premyo. Parang hindi ito magiging isang normal na bakasyon. Minsan nagiging malapit ang mga tao dahil sa pag-aaway kapag magbabakasyon. Sinong pupunta? Bahala ka. Pwede mong isama kahit na yung tatlong pasaway kong mga apo o kaya naman kahit sinong taong gusto mong isama. Talaga po? Oo naman. Kung ganun, pwede ko po bang isama yung 37 mga babaeng manggagaling sa klase ko? Huh? Sige. Chairman, joke lang. Sir Orson, malaki talaga itong gagawin ko ngayon. Oo, ganun nga. Oh, sige, Charlotte yun. Ipakita mo sa akin kung gaano ka kagaling. Nasa harap ako ng studio mo. Mukhang nag-day off ka. Gusto niyong ilagay ko sa tenga niyo yung phone niyo? Oo, sige. Yes, hello? Oo. Oo. Mas mabuti kung hanggang maaari mas bata. Pero ayoko sa mga babaeng masyadong maganda. Naintindihan mo, di ba? Pangit kung ma-inlove siya sa kanya nang hindi pa nalalaman ng ugali niya. Siyempre naman, may tiwala ako sa'yo, Chief Chang. Hindi na kailangan makipagkita pa siya sa maraming babae. Gusto kong maging the right one yung first one. Sige na. Tingin ko nag-aayos ng marriage meetings ng asawa ng chairman. Ano? Marriage meetings? Paano naman ako niyan? Kailangan ko magpakasal para sa pag-ibig kung magpapakasal man ako sa kanila! Minahon ka lang!
Wala kang tiwala sa akin? Kinuha ko yung number ng taga-setup. Hindi na! Totoo. Ikaw ang pupunta sa marriage meeting. Ano ka ba? Magaling kaya ako. Basta, alagaan mo yung kutis mo. Habang pinapantas mo, sino sa magpipinsan ka ang una mong makikita? Ay, ano kaya sa kanila? Siguro si Stephen Kang yun, diba? Oh my gosh! Mama, lagyan mo ako ng face mask, ha? Ay, kita mo na. Ako talaga nagdadala sa'yo ng maraming swerte. Oh, mahal na Reyna. Maghahanda na po ba ako ng hapunan niyo? Basta, bumili ka na lang ng maraming acetone, anak. Ginamit ng nanay mong itong lahat ng yun. Ay, tingin mo ba sasama sila sa akin? Siguradong posible. Naniniwala ako magagawa mo yan. Hi, Orson. The best ka. Yes, si Orson Lito. Hindi. Salamat na lang. Sige, goodbye. Sagutin mo na. Huh? Hello? Uy, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Bakit mo ako tinatawagan? Bakit ba late ka ngayon? Huh? Kailan ka nakauwi? Ngayon lang. Meron akong hihilinging bagay sa'yo. Magbakasyon tayo. Tayong lahat. Sige na, magbakasyon tayong lahat. Mamasyal at kumain ng masasarap na pagkain. Tapos na yung tawag. Ay, pambihira. Huh? Ay. Hmm? Jana! Sabi ko na nga ba, makakalimutan mo mga gamit mo. Ano ba talaga kasing nangyari? Nagpunta pa dito sa cafe si Colton Kang para lang hanapin ka. Misunderstanding lang. Kung gano'n, nakabalik ka na sa Sky House? Mabuti na lang. Ipapakita ko to kay Mama. Oo. At dapat isipin mo rin pati yung malaking gulong ginawa mo. Nagawa ko na ba? Ay nako, huwag kang umiti. Nakakawalang galit. Uy, bakit? Salamat, best friend. Alam mo, hindi mo naman ako kailangang pasalamatan dyan. Alam mo kasi... Ano? Ano to? Si Colton Kang. Yan ang dahilan. Kaya nakataka si Colton Kang din sa school. Ako ang nagplano niyan. Lumabas siya ng ganito? Eh kasi, sa tuwing tititigan ko yan, pumibilis ang tibok ng puso ko kapag nakikita ko si Colton Kang nasuot ang school uniform na isinuot ko ng 3 taon dun sa eskwelahan.
Pero parang sobra ka naman yata. Talagang napaka-weirdo kasi nito eh. Isipin mo na lang na karangalan na ipinapakita ko tong pictures niya sa'yo. Sige, gawin mo na lang kayang heirloom yan ng pamilya mo. Jana, pwedeng pa-copy ng pictures? Bakit? Gagamitin ko yung pictures laban kay Colton. Ano? Bakit naging nakakatakot yung mga mata mo? Ay, hindi naman nakakatakot eh. Sige na, isend mo na. Ay, hindi. Ayoko mo. Sige, sumama ka na rin. Saan? Basta, dyan lang. Siguro naman, hindi nag-leak yung nude photos niya. Ay, na hindi. Ang pasaway na yun talaga. Dumating ako gaya na sinabi ko. Nasaan na? Ito yung... Teka. Ano bang gusto mo? Ano ba talagang gusto mong makuha? Mas maganda pa sana kung nude photos na lang to eh. Hindi. Hindi malaking gusto ko. O sige. Gaya ng inaasahan. Magkano? Magkano bang gusto mo? Magkano gusto mo? Hindi ko kailangan ng pera. Ano? Kailangan mo lang naman na i-clear ang schedule ni Colton sa next 3 days. Tatlong araw? Sandali lang ha. Ang schedule niya ay... Okay, may isa na ako. Nakikiusap ako, Doktor. Nasa isang seryosong sitwasyon ako. Anong parte yung gusto mo ipagawa? Buong mukha. Buong mukha? Ang lahat. Ang lahat? Doktor, napanood niyo rin ba yung video na yon? Eh di alam mo na kung anong nararamdaman ko. Hindi ko na kayang lumabas ng ganitong pagmumukha ko, Doktor. Mukha nga ganun yan, pero... Lagi akong galit. At nafufrustrate din ako. Sige, makinig ka sa akin. Sa opinion ko kasi, pahabain mo na lang kaya yung buhok mo at makipagkita sa therapist imbis na magparitoke. Ano? Isang therapist? Di ba, first love mo yung babaeng yun? Ay, ano bang sinasabi mo, Doktor? Hindi yun ganun. First love ko daw. Ibang tao ang first love ko. Nasa harap ako ng studio mo. Mukhang nag-day off ka. Nag-aalala ako sa'yo. Tawagan mo ako. Ayos ka lang, di ba? Gusto kong magpasalamat dahil pinayagan mo ako matulog dito. Kaya gusto kong makipagkita sa'yo. May oras ka ba? Sige. Magkita kaya tayo dun sa studio ko. I love
love her. I love her not. I love her. I love her not. I love her not. I love her. I love her. Hello. Uy, Steven Kang. Ano ba yung ginagawa mo? I love her. Huwag na didistract ako. I love her not. Uy, ano ba kasi yung nangyayari sa'yo? Ay, mababaliw na ako. I love her not. Hindi kita maiiwan ng ganyan. Steven Kang, magbakasyon tayong pareho. Huh? I love her. Gusto mo bang gumawa ko ng official apology at ipost sa net? Uy, ano ka ba? Steven Kang! I love her not. I love her. Sino bang iniisip mo habang ginagawa mo yan? I love her not. Ay, eh kung biglain ko na lang kaya uli siya. I love her. Oh, ano ka ba, Steven? I love her not. Hindi mo ko sinasagot. Pupunta ako sa studio mo. Wow, ang cool ng lugar na to. Kung ganun, bumalik ka na uli sa Sky House? Mukhang ganun na nga. Pakiramdam ko, dapat kong sabihin sa'yo. Hindi ka ba maiilang na tumira kasama si Steven? O baka si Steven ang mas maiilang sa'yo? Edi, napanood mo na rin pala yung video? Oo. Ayoko mo misunderstand mo. Walang namamagitan sa aming dalawa. Good job. Dapat maranasan din ni Steven na matanggihan ng babae. Hindi sa tinatanggihan ko siya. Pinag-uusapan ng lahat kung gano'ng kakaastig. Hindi naman sa ganun. Ano kasi... Hindi ka naman nagtapat sa kanya. Kaya huwag kang mag-sorry sa akin. Huwag kang mag-alala. Oo. Salamat. Pero, yun bang dahilan kaya gusto mo akong makita? Kasi... Ang totoo niyan. May bagay kasi sana akong hihilingin sa'yo. Gusto mong sumamang magbakasyon? Bakasyon? Oo. Ikaw, ako, si Steven, si Jerwin, at saka si Colton. Ang totoo, kailangan ko silang mapapayag na sumamang magbakasyon. Saan ka pupunta? Sa vacation home na ginagamit ng mga taga-Hanyul Group. Maganda raw dun. Vacation home? Magiging Mission Impossible kasi para sa akin na mapapayag na sumama ang tatlong yun. Tama ka nga. Ganun na nga. Pag sinabi mong sasama ka rin sa bakasyon, baka sumama sila. Si Jerwin at si Steven din. Sorry.
Hindi ko yata dapat sinabi yun. Charlotte yun. Kailangan mo ba talagang gawin to? Kasi... Sama ko. O sige, magpabakasyon tayo. Sumama ka rin. Sinabi ko na ayoko. Bakit ka ba ganyan? Nag-aalala ako sa'yo. Sorry, aalis na ako. Sasabihin ko ulito. Ayokong sumama. Sasama ka ba talaga? Hindi ba pwede? Matagal ko tong pinag-isipan. Kung dapat ko bang magustuhan na nabasted si Steven o baka dapat magselos ako. Yan na naman ba? Huwag mo nang isipin yan. Magbakasyon tayo. Saan mo gustong pumunta? Gusto ko ulit na pumunta sa vacation home ng Haniel Group. Nakapunta ka na ba ron? Nakapunta na ako nung bata pa ako. Kasama si Steven at ang mga pamilya namin. Ayoko talaga. Huwag kang sumama kung talagang ayaw mo. Pero alam mo, wala pa akong lakas para harapin si Steven. Ay, siyempre naman. Mas maganda sa babae kung bata pa siya. At isa pa, isa siyang babae na mukhang mabait at magalang kaysa dun sa mga babaeng sobrang ganda. Ang bahay niya? Nanggaling siya sa average na pamilya, pero magiging mahusay na housewife siya. Ha? Huh? Anong trabaho niya? Tatawagan na lang kita uli. Sige. Ano daw, ano daw? Kailangang may mai-offer ka sa kanila. Kung nag-college ka lang sana, pwede kong sabihing estudyante ka. Paano kung sasabihing exam retaker ka? Eh di sana sinabi niyong mas gusto kong magpakasal! Tama na! Ano nang gagawin natin ngayon? Ang sabi niyo, dadalhin niyo ako sa Sky House kagaya nung pasaway na si Charlotte na yun! Paghintay ka nga lang! Honey, bakit nandito ka na nang hindi mo lang sinasabi sa akin? Maaga natapos yung trabaho ko. Papa, namiss po talaga kita. Ah, talaga? Tungkol kay Charlotte. Hindi pa kasi siya umuwi simula nung nangyari yun. Napagod ako mula sa pagmamaneho eh. Sige, matutulog na muna ako. Sige. Ay, yung bag mo nga pala. Oo. Nasa truck pa pala. Pwede bang pakikuha na lang? Oo. Sige, magpahinga ka na. Kunin mo yung bag ng papa mo. Ayoko nga. Ay, nako. Ay, nako. Hala? Naiwan niya yung telepono niya. May babalita ako. Nakita ko na si Eugene Kang. Babayaran mo naman ako, di ba? Babayaran? At sino naman si Eugene Kang? Missing person. Pinaghahanap ang taong nasa larapan. Sino ba to?
Aray! Ano ba? Ano? Ano ba kasi yun? Ay, taimik. Ito, tignan mo. Eugene Kang. Sino ba siya? Hinahanap siya ng papa mo. Taong 2006, sunog sa Yonggak Apartments. Yonggak Apartments? Narinig ko na yun. Ay, doon namatay ang mama ni Charlotte, di ba? Ha? Ay, oo nga. Ang sabi nila, nakatira doon yung kasama niya mag-training. Ba't siya namatay sa bahay ng ibang tao? Bahay ng iba? Siguro bahay yun ang taong to. Talaga? Pero, lalaki siya? Correct! Hindi kaya siya ang tunay na ama ni Charlotte? Oh my gosh! Baliw na si Papa! Bakit niya hinahanap to? Ay, hindi mo ba alam na mabait ang Papa mo? Siguradong hinahanap niya siya para ipakuha si Charlotte. Ay! Kano'ng karaming pera kayang sinayang niya sa kanya? Nakakainis! Ah, hindi. Mukhang maganda ito para sa atin. Ano? Sasamantalahin ba natin to para kumita? Pwede nang pamalit sa Sky House. Ano ba sinasabi niyo dyan? Gamitin natin to para mapaayaw si Charlotte sa pagkukunwaring mayaman. Wow! Tulog siya? Uy, bakit walang ginawa si Steven kundi matulog lang maghapon? Malalim ko matulog si Steven. Hindi niya mararamdaman kahit buhatin mo siya. Teka, totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Mama! Hindi na po ako makakapag-college. Patawad. Charlotte yun. Kailangan mo ba talagang gawin to? Kasi... Nag-aalala ako sa'yo. Ayan. Hindi niyo ba ako naririnig? Steven Kang! Ano yan? Kasi kinulong niya ang sarili niya sa kwarto at ayaw lumabas. Matatapos mo bang mission mo ng ganyan? Pupunta ang lahat, okay? Maliban sa'yo. Paano mo isasama ang tao nagkukulong sa kwarto? Anong gagawin mo? Kikidnapin mo siya? Wala ako sa mood para makipagbiruan sa'yo. Kanina... Kapag napalabas mo siya para magbakasyon, sasama ako sa inyo. Talaga? Oo. Oh. Gusto mo, sumumpa pa ako eh. Oo. Uy, wala nang bawian yan, ha? Oo na. Okay.
Steven? Steven Kang? Uy, magbakasyon tayo. Sige na naman, Steven. Humihingi ako ng tawad. Talagang nagkamali ako. Ay, hindi mo ba pwedeng pakinggan ang hiling ko? Isipin mong huli na to. Hmm? Ano ba yan? Steven Kang? Steven Kang? Oh. Ay, sige na naman, Steven! Oh. Ano ba yan? Paano siya nakakatulog ng mahimbing? Malalim ko matulog si Steven. Hindi niya mararamdaman kahit buhatin mo siya. Kikidnapin mo siya? Colton, mag-enjoy ka sa performance mo sa Thailand. Diba? Hindi. Hindi ako sasama.